ang lakas ng tubig. Ayan, umaandar na, oh. Maandar na po ang ating electric motor pump. Lakas po ng tubig, oh. Ayan po ang nakarekta na may PVC 2 inches diameter na ginawa pong tangke ng inyong lingkod na si Bacolod, Poso, Tubero at iba pa. Lakas. Ganon sa inyong lingkod. Si Bacolod, Poso, Tubero at iba pa. Ito po ang kanilang jetmatic na kung saan po na umaawis po ng tubig sa ayun, tumatalsik-talsik po, oh, sa ehi po ng kanilang jet pump o ng kanilang jetmatic. Sira daw po yung shot seal nito, kaya baka daw po mamaya masunod po yung winding at medyo na ga-ground-ground po sila sa tumutulong tubig po sa kanilang papasok po sa bahay. Kaya po papalitan po natin ang shot seal. Tara po, palitan na po natin at baklasin na natin ang kanilang electric motor pump. Una po, make sure po natin na naka-off na po ang switch po o saksakan po ng kanilang motor pump para po hindi po tayo makuryente. At baklasin po natin dito sa ating mga wire. Yan, tanggal na po yung wire nila. At next naman po natin ang ating mga patente. May stock pang tubig, ah. Tara, simulan natin ang pagbabaklas ng kanilang electric motor pump. Dahil po natin muna dito sa ating blower cover. Ito po yung blower cover. Ito po ang blower cover. Cover lang po sa PVC na yung kanyang electric motor pump. Then tanggalin po natin ito. Dahil ito po ay sinasakit lang lang po ang kanilang blower sa likuran. Next po natin yung apat na tornilyo po dito po sa apat na corner. Gamit po ang ating socket. Ito po ang aming socket wrench. Mga tornilyo o bolt. Ito yung apat na tornilyo. Bukan ikaw rin ang
Malay mo balang araw, di pa rin ako. Di ko alam ang lyrics eh. Sana ay bago na. Ay, isa pa. Ay, pusa. Pag-iwan. Kaya po, hindi ko lang tinigil ko. Tapos po, patanggal na po natin ang apat na bot. Ako na, may clearance po kasi siya. Mapapansin niyo po sa pagkakas. Dito po, pahinta po natin ng posing-silin po ng dahan-dahan. Ang propeller cover at ito naman po ngayon ang propeller ng ating electric motor pump. Ito po yung LVC sa loob. Ito po yung humihigop po ng tubig. Kung tatanggalin niya po natin ang ating propeller para mapalitan po natin ang ating chapsin. Ipitan po natin ang gamit po ang ating vice grip. Dito po sa ural. At gamit po ang ating socket wrench. Meron po siyang nut dito sa ating ipilo. Ang galing po muna natin ang ating nut. Yun po ang nut po ng ating ganyan. Ngayon po kutikutin po natin ang bagya. Pagka po gumagalaw, may tendency po na ito ay matatanggal natin. Atras abante lang po. Kung ngayon po ay hindi po talaga matatanggal, pwede po natin siyang babaran po ng WD-40. Pero ito po, naikot ko na po ng bahagya o nagalaw na. Kaya ito po ay siguradong matatanggal natin kahit di natin babaran ng WD-40. Alagin na po ng ganda. Ito po, tanggal na po natin ang ating LC o ang impeller po ng ating electric motor pump. Ngayon naman po, tanggalin po natin ang ating shaft seal. Ito po yung shaft seal nya. Pumunga po ito ay sira na. Ala pong problema na ito po, i-persahin po natin. Pero kahit paano, tandahan pa rin po para hindi po tamaan po ang ating shafting o yung ahead. Ito po yung shaft seal. Papalitan po natin ngayon to dahil sira na nga po. Ito po ang kanilang bagong shaft seal. Ito po yung luma. Ito'y luma. Ito po yung shaft seal na bago. Millimeter po ang laki nito. Iba-iba po kasi ng size po yung mga shaft seal. Depende po sa laki po yung LED. Meron pong 12, meron 13, 14, 15, hanggang 16 po. Depende po sa horsepower po ng kanilang gagamitin.
tanggalin lang po natin ng konti dahil made of fibra po ang ilalim po ng shapsil na para lang po siyang lapis na madali pong mabasag at madaling magkalamat. Ngayon po ito po, wala po siyang circlip at kung saan ito po ay ang naglalapat lang po sa kanya ay kunya at yun po interner lang niya. Ngayon po, ipikita po ulit natin ang vice grip dito po sa likuran niya. At itapat po natin yung kunya guys. Ito po yung kunya. Sa guide po ng interner. At ilagay po ulit natin ang ating interner. Ating nut. Ano yung ibasangan? Ano yung ibasangan? Tsaka po natin sigpitan. Ibalik na po natin ang cover ng ating electric motor pump at ilagay po ulit natin ang ating mga tornilyo sa apat na corner.
back to position. Ito po ang intake. Yun po ang kainaman po ng may patente. Na oras na kapag ka nagka-problema po ang kanilang motor pump, dito lang po tayo magtatanggal sa kanilang patente. At dito naman po sa out, meron din po siyang patente. Tingnan niyo po. Ngayon naman po, dito po tayo sa wire po ng kanilang Jetmatic. Ito po, kanilang wire ng motor pump. Papasok po natin dito sa ating automatic switch, kung saan ito po ay may automatic. Gaya nga po nung sabi ko dati, ang automatic, kung bibilangin nyo po, 1, 2, 3, 4. Dito po sa magkabilang gilid o kung saan po yung pong 2 entry, doon po natin ilalagay po ang ating wire po ng electric motor pump. Ito po yung isang nanggaling po sa kanilang electric motor pump. Kahit magkabaliktad naman po sila, wala naman pong problema, wag lang pong nagdidikit. Dito po sa 2 ang isa, at dito po sa 3. Ito, dito po sa 3. Kuha ko na, video ko pa, gawa ko pa. Ayan po, dito po sa number 3. Diyan po yung line po ng ating Jetmatic. Ngayon naman po, ito pong isang wire kung saan ito po yung live, na ito po yung sasaksakan. Ngayon po, pinabunot ko po muna sa may-ari o nung nagpapagawa, ito pong kanilang saksakan. Baka po kasi mamaya makuryente po tayo at maging cause po ng ating pagkawala ng buhay. Ngayon po, paalala ko lang po uli, tanging may alam lang po o nakakaalam ang nakakagawa po nito. Hindi po basta-basta kasi pinakikialaman, lalo na po pagdating po sa kuryente. Dito naman po tayo ngayon, kung saan po yung live po na yun o yung sasaksakan, dito po tayo sa magkabilang dulo. Kung saan po, ito po yung 1 at 4. Dito po, ayan po. Dito sa 1. Wala naman din po problema kahit po magkabaligtad to, dahil ito po ay alternate current, kung saan po kahit magkabaligtad, kaya po alternate, wala po siyang problema kahit magkabaligtad. Meron po kasi siyang polymer or plastic na clearance para sa bawat isa, kaya hindi po siya magkakaroon po ng short circuit. Pero siguraduhin nyo lang po ang mga pagkakakabit nito. Yeah, mahigpit na po. Ngayon po, pasasalubungan na po natin ang ating jet pump. Kuha po muna tayong tubig. Baklasin po natin ngayon ang ating bedded plug. Kung saan, dyan po tayo magpapasalubong po ng ating tubig.
isa pa. Yun, parang itsurang napuno na. Takpan na po natin ngayon ang ating tea, kung saan ang pantay po natin ay ating bedded plug. Tapo natin ngayon, isaksak. Yan, maandar na po ngayon ang ating electric motor pump. At silipin po natin kung meron pong tubig na tumitilamsik na kamukha po kanina. Ah, ngayon po wala na. Matinis na matinis pa ang andar, oh. Wala na po siyang tubig ngayon na tumatalsik dito po. Kanina po meron pong tumatalsik dito habang umahangin. Ngayon po wala na. Kaya kung kayo po ay may natutunan dito po sa aming video, maaari lamang po kayo mag-comment, subscribe, at kung maaari din po, like and share. Maraming maraming salamat po. Ako po muli, ang inyong lingkod na si Bacolod, Poso, Rivero, at iba pa. Sana po may natutunan po kayo sa video ito. Maraming maraming salamat.